Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Lunes, February 12, nagtungo si Pangulong Marcos sa Philippine Army General Hospital sa Fort Bonifacio, lungsod ng Taguig, at doon ay ginawaran ng apat na sugatang sundalo na kasama sa kamakailang operasyon ng military kontra sa Dawla Islamiyah Maute Group. Kasama ng Pangulo sina Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr., AFP Chief of Staff General Romeo Browner, at Army Chief Lieutenant General Roy Galido na nagawad ng Gold Cross Medal sa dalawang kawal at Military Merit Medal sa dalawa pang sundalo na kabilang sa nabanggit na operasyon. Martes, Pebrero 13, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang sectoral meeting sa Palasyo ng Malacanang. Sa nasabing pulong ay inilahad sa Pangulo ng Department of Agriculture ang kahandaan ng pamahalaan sa banta ng El Nino phenomenon. Sa pulong ay siniguro sa Pangulo ng kagawaran ng sakahan na maaabot ang rice production ngayong taon na inaasahang aabot sa 19.3 million metric tons at sapat para makatiyak na may sapat na supply ngayong panahon ng El Nino. Sa pulong ay inilahad din ng Department of Agriculture ang kanilang quarterly projections para sa basic agricultural products ngayon taong ito. Kasama rin sa naging aktibidad ng Pangulo ang kanilang naging pagkikita ng U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Dito ay pinaabot ng Pangulo kay Ambassador Carlson ang pasasalamat ng Pilipinas sa U.S. government kaugnay ng tulong na ipinaabot nito sa mga nabiktima ng kalamidad sa rehiyon ng Mindanao. Sa nabanggit na pagkikita ay dito rin nabigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pebrero 14, araw ng Miyerkules, pinarangalan ni Pangulong Marcos Jr. si dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Secretary Juan Ponce Enrile kasabay ng pagsapit ng ika-100 taong kaaruman ito. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ni Enrile sa pagunlad ng Pilipinas. Para kay Pangulong Marcos, natatangi ang selebrasyon ng birthday ni Secretary Enrile ngayon dahil pambihira ang umaabot ng 100 taon na puno ng achievement, serbisyo at sa tungkulin. Aminado ang presidente na mas nakakatulog siya ng maayos dahil nasa panig niya si Enrile, kaya naman masaya siyang nakilala ito. Sa kasunod na aktibidad ay tinayak ni Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga government workers upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Ang pagtiyak ay ginawa ng Pangulo matapos pangunahan ng seremonya ng pagkilala para sa mga natatanging kawaning ng pamahalaan para sa taong 2023. Dito ay nangako ang Pangulo na palalakihin pa ang kanilang bilang sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ilan naman sa ginawaran ng nasabing parangal ay sina Apo Wang Od at Chief Legal Counsel Enrile na tinawag ng Pangulo na Extraordinary Centenarians. February 15, araw ng Huwebes, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang Command Conference sa Campo Crame na doon ay pinulong ang matataas na opisyal ng pambansang polisya. Sa nabanggit na pulong ay inatasan ng Pangulo ang pamuran ng PNP na pag-usayan ang kanilang kapabilidad sa komunikasyon para sa mabilis na pagtugon sa panahon ng crisis at emergency. Binigyan din ng Pangulo sa Command Conference na kailangang maging mas maagap ang mga pulis sa pagpapahatid ng impormasyon at kung ano ang nangyayari sa ground, lalo na kapag may mga sakuna upang maging mabilis ang aksyon ng pamahalaan. Isa pang aktibidad ang dinaluhan ng Pangulo kinahapunan at ito ay ang ginawang pangunguna sa paglulunsad ng Philippine Domestic Submarine Cable Network. Ang PDSCN ay ang pinakamahaba at highest capacity domestic submarine fiber cable network sa Pilipinas. Tiyak anyang mapapaganda nito ang standing ng bansa sa buong mundo pagdating sa broadband at mobile internet speed coverage. Binigyan din ng Pangulo sa okasyon na pursigido ang pamahalaan na maibigay ang reliable at murang internet services sa mga Pilipino. Biyernes, Pebrero 16, pinuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Soil Laboratory Building na matatagpuan sa loob ng Provincial Capital Grounds sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ang Soil Laboratory Project ay isang partnership sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Australia sa pamamagitan ng Australian Center for International Agriculture Research. Ang Soil Laboratory ay may kakayahang magsuri ng halos 100 sample kada araw ng lupa, halaman, tubig, pataba at gas.
Agad namang sinunod ng Pangulo ang pangunguna sa situation briefing kaugnay ng naganap na malawakang pagbaha sa Agusan del Sur at Agusan del Norte. Sa situation briefing ay pinasisiguro ng Pangulo na makakarating ang kailangan tulong sa mga apektadong kababayan natin na tinamaan ng matinding pagbaha, ganun din sa Surigao del Sur, bunga ng matinding buhos ng ulan, dulot ng shoreline at low pressure area kamakailan. Isinunod namang aktibidad ni Pangulong Marcos ay ang ginawa nitong pangunguna sa pamamahagi ng Land Electronic Titles at Certificate of Land Ownership at Farm to Market Road sa Agusan del Sur. Ipinamahagi ang kabuuan bilang na 3,184 na titulo ng lupa sa mga kinatawaan ng 2,769 na mga benepisyaryo ng reformang agraryo na sumasaklaw sa 4,659 hektaryang lupain sa limang probinsya sa rehiyon ng Caraga, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Tinapos naman ng Pangulo ang kanyang aktibidad sa lalawigan ng Agusan del Sur sa pamamagitan ng pagbisita sa 401st Infantry Brigade, 4th Infantry Division ng Philippine Army. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong ang dalawang bahagi ng misyon ng militar ay ang pagpapalakas nang hindi lamang ng pagtatanggol laban sa mga banda kundi pati na rin sa paghahanda para sa pangmatagalang kapayapaan. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas.